Hello guys, this is Kuya Dong. Alam niyo ba kung ano ang nakakapamangha sa akin sa Biblia? Ito ang ating pag-uusapan ngayon. Ang nakakapamangha sa akin sa Biblia, mga ibigan, mga kapatid, ay ang pagiging oneness nito or pagkakaroon ng pagkakaisa or unity. Tandaan natin, mga kaibigan, mga kapatid, na ang ibig sabihin ng Biblia ay books or library of books. Meaning to say, na itong Biblia natin, mga ibigan, mga kapatid, ay composed of many books. Ito ay naglalaman ng maraming libro. In fact, it has 66 books inside, mga kaibigan, mga kapatid. 39 books from the Old Testament at 27 books from the New Testament. Ulitin ko. 39 books from the Old Testament at 27 books from the New Testament. So, napakaraming aklat pala ang laman ng Biblia. Ito ay 66 books. At alam nyo ba, mga ibigan, mga kapatid, there is a span of 1,600 years, more or less, na isinulat itong 66 books. At itong 66 books ay sinulat ng 40 na mga authors or manunulat. At ito ang nakakamangha, mga kaibigan, mga kapatid. Itong 40 authors ng Biblia natin ay most of them ay hindi magkakakilala. Most of them ay nasa iba't ibang generation. At ang iba naman ay nasa ibang bansa. So ang point dito, mga kaibigan, mga kapatid, ay ang iba talaga ay hindi magkakakilala. Hindi na naabutan ng iba dahil namatay na, hindi sila magkakakilala kasi nasa iba-ibang generations sila at nasa ibang lugar at hindi talaga sila magkakakilala. Pero alam nyo ba, ito ang nakakamangha, mga kaibigan, mga kapatid. Although hindi sila magkakakilala, there is unity among them. Nagkakaisa sila sa mensahe na sinasabi nila. Walang contradictions, mga ibigan, mga kapatid, sa Biblia. Kahit isa, wala tayong mababasa na sinalungat ng isang author ang sinasabi ng isang author or nagkakaroon ng contradictions. In fact, sinasang-ayunan pa ng isang author ang sinasabi ng isang author. Bakit nga ba ganito, mga ibigan, mga kapatid? Dahil kung i-review natin ang ating dating mga video, sinasabi natin doon na ang ultimate author, although human ang sumulat, ang ultimate author nito ay ang Holy Spirit, ang ating Diyos. Ang mensahe, ang message ay galing sa Diyos, gumamit lang siya ng mga tao para isulat ang kanyang mensahe. At ito, mga kaibigan, mga kapatid, itong 40 na authors ay may iba't ibang kultura, may iba't ibang status sa life, hindi sila magkakakilala, at may iba't ibang occupation. At talagang nakakamangha, nakakatuwa ang Biblia dahil may unity sila, walang contradictions at talagang mapagkakatiwalaan natin, mga kaibigan, mga kapatid. Ito example, para mas ma-appreciate natin ang unity ng Bible. For example, may 10 tao, na ilagay sa loob ng room. So nasa isang room lang sila at bigyan ng isang topic. Kung papansinin natin, bibigyan sila ng assignment, say, what can you say about this topic? Most of them, magkukontrahan pa sila sa isang topic. Magkakaroon ng contradictions, ng oppositions, meron din namang magsasang-ayunan. Ang point ay, nasa isang room na lang sila, nag-opposition pa, nagkukontrahan pa sila. Pero ang Biblia, mga ibigan, mga kapatid, nakakamangha dahil may unity ang Biblia. Ang point is, we should have confidence sa ating Biblia dahil ito ay salita ng Diyos. This is Kuya Dong. God bless sa ating lahat.